nagko-commute po ako tuwing papasok po ako ng class namin mula Ajman hanggang Jubail Jais Station. Then Jubail Jais Station to Sarja Campus po, nilalakad ko na lang po yun. Once again guys, welcome back sa ating one-on-one with the top one in the class. And again, nandito tayo sa Sharjah Campus para kulitin natin itong top one sa caregiver, si pangalan mo nga? Charina po. Yan. Charina Jean Agustin. So, ano yung feeling mo na eto na nga sa after ng 6 months, ikaw yung top one in the class? Very overwhelmed po. At saka una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa ating Panginoong Diyos. Siyempre dahil po sa karunungan na ipinagkaloob niya po sa akin. And then thankful and blessed, grateful din po ako dahil ako po yung top one ng class po namin. Pero yung ang tanong ko sa iyo, yung course ba na kinuha mo ngayon is related ba sa current job mo as OFW or magkaiba? Hindi po, magkaiba po. Bakit mo naisipang mag-caregiver? Aral po ako ng caregiver kasi gusto ko rin pong i-level up yung career ko po. Gusto ko naman pong hindi lang maging stagnant. Kumbaga, may, syempre lahat naman po tayo may mga future plans sa buhay. So, lahat naman din tayo may planong mag-move on sa ibang bansa gaya po ng Australia or Canada. If, kwan po, pagpapalain. Akala ko pag move on sa maling tao. Joke. Tapos tawag kasi sa atin working student, nagtatrabaho and nag-aral. Ano yung mga some struggle na na-experience mo habang nag-aral? Yung struggles na na-experience ko po, siguro po yung nagko-commute po ako tuwing papasok po ako ng class namin mula Ajman hanggang Jubail Jais Station. Then Jubail Jais Station to Sarja Campus po, nilalakad ko na lang po yun. Yung init. Ang layo nun ha, from Ajman to Sharjah, di ba? O nakakatuwa kasi yung mga kababayan natin, basta gusto nilang mag-level up, gusto nilang magdagdag ng kaalaman, yan kahit malayo. Walang problema sa malayo, di ba? Kahit day off natin, bibigyan natin ng time. Ngayon, kumusta naman yung experience mo sa school, sa trainers, mga classmates mo? Yung experience ko po sa FI, sa pag-enroll ko po, it's worth it. Masasabi ko pong lahat ng sacrifice ko, it's paid off po. Tapos yung memories ko po sa mga classmate ko, sobrang kinakabahan ako. Opo, yung mga sobrang ang saya lang. Magaan lang po sa pakiramdam yung bonding namin. Parang pamilya na yung touring po namin sa isa't isa. Nakabuo kami ng hindi lang classmate, kumbaga pang matagalan pong friendship. Para sa'yo, ano yung kaibahan na nag-aral ka ngayon, nagtatrabaho, and nung nag-aral ka nun sa Pilipinas na wala pang trabaho? Mas masasabi kong mas nag-enjoy po ako ngayon kasi magkaiba din po kasi yung kinuha kong course nung nung nag-aaral po ako sa Pilipinas. Ang kinuha ko po is HRM, then dito po nag-aral po ako ng caregiver. So and malaki po yung difference niya. And I think an additional, no, pinagkakaiba lang kasi mostly mga classmate mo dito is matatawag nating professional kasi lahat may trabaho. So nagbibuild ka ng network and friends. Ayun, so what's in the future para sa iyo, like mga future plans? Yung future plans ko po, kaya yun nga po kaya po ako nag-enroll ng caregiver kasi may plano din po akong mag-apply sa Canada kung pagkakaloob po ng ama or kung saan po may available kasi iba rin po kasi kapag may experience ka, lalo na ngayon nag-aral ako ng caregiver, syempre mas marami akong natutunan na may a-apply ko. Iba din kasi kapag may credential ka, tas mag-a-apply ka sa papasukang gusto mo, mas may chance. Yun po. Parang hindi impromptu si ma'am, no? Parang ready-ready sa lahat ng mga tanong ko. Eto, baka meron kang gustong i-shoutout, pasalamatan sa mga pamilya or kaibigan mo na makakapanood nito. Shoutout po ako sa parents ko po, sa mama at papa ko, at saka sa asawa ko po na very supportive. And then sa mga colleagues ko po sa pinagtatrabahonan ko ngayon, at sa Team Bully po. Yung mga nakakakilala po sa akin, lahat ng nakakakilala sa akin, sa mga relatives ko po. Hello po sa inyong lahat. Yun, once again, congratulations sa iyo and good luck sa future endeavor and enjoy your graduation day. Thank you so much. Thank you.